Please all stand, let us sing the entrance hymn. Ang haling malwala tiyay darating na, puso'y buksan, awitin siyang maligaya. Sino ang haling, alam niya'y ano nga ba? Siya'y ang Emmanuel, pangako nung una. Ang haling malwala tiyay darating na, puso'y buksan, awitin siyang maligaya. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Altogether, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that the coming solemnity of your Son may bestow healing upon us in this present life and bring us the rewards of life eternal. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Song of Songs. Hark, my lover, here he comes, springing across the mountains, leaping across the hills. My lover is like a gazelle or a young stag. Here he stands behind our wall, gazing through the windows, peering through the lattice. My lover speaks. He says to me, "Arise, my beloved, my dove, my beautiful one, and come. For see, the winter is past. The rains are over and gone. The flowers appear on the earth. The time of pruning the vines has come. And the song of the dove is heard in our land. The fig tree put forth in pigs, and the vines in bloom give forth fragrance. Arise, my beloved, my beautiful one, and come. Oh, my dove, in the cleft of the rock, in the secret recesses of the cliff, let me see you, let me hear your voice. For your voice is sweet, and you are lovely." The word of the Lord. Thanks be to God.
Responsorial Psalm. Exalt you just in the Lord, sing to Him a new song. Exalt you just in the Lord, sing to Him a new song. Give thanks to the Lord on the harp, with the 10-string lyre chant in phrases. Sing to Him a new song, pluck the string skillfully with shout of gladness. Exalt you just in the Lord, sing to Him a new song. But the plan of the Lord stands forever, the design of His heart through all generations. Blessed the nation whose God is the Lord, the people He has chosen for His own inheritance. Exalt you just in the Lord, sing to Him a new song. Our soul wait for the Lord, who is our help and our shield, for in Him our hearts rejoice. In His holy name we trust. Exalt you just in the Lord, sing to Him a new song. Please all stand. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hosanna in the highest, our King and Giver of love, come to save us, Lord. Your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out in those days and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at that moment, the sound of your greeting reached my ears. The infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what has spoken to you by the Lord would be fulfilled." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa inyo pong lahat at sa mga nasa tahanan, nakasama natin ngayon sa pamagitan ng ating FB, magandang hapon po sa inyong lahat. Parang kayo inaantok. Ano, atin munang palakpakan, purin ang ating Panginoong Diyos. Mga minamahal na mga kapatid. Ganun din, tayo ngayon naririto. Sama Santo Padre Pio, palakpakan natin ang dakilang santo, Padre Pio. At nawa, ano, nawa kasama ng inyong mga panalangin at intensyon ngayong simbang gabi ay ating itinataas yan sa tulong at panalangin din ng ating dakilang patrong Santo Padre Pio. Nawa, no, lagi niyong baunin pag-uwi sa inyong tahanan ang mga pagpapala, biyaya, mga kagalingan, no? At lagi kayong pangunahan ng Diyos sa inyong buhay. At tayo po'y lagi magpapatuloy ngayon sa ating paginilay tungkol sa tema
ng pagdalaw ng obispo sa susunod na taon, pagpapalawig ng tolda, pagpapalawig ng kubol at ang Ministry on Prayer and Popular Devotion. Ang pagdalaw ni Maria kay Isabel ay isa sa mga pinakamakahulugang tagpo sa Ebanghelyo. Maraming mga bagay na maaring pagnilayan sa pangyayari. Ang isang kapansin-pansin dito ay ang malayong distansya ng paglalakbay ni Maria para makarating kay Isabel. Sinasabing mahigit na 100 kilometro ang pagitan ng Nazareth at Judea sa lugar na tinitigilan ni Isabel. Hapansin natin, nung maglihi ang mahal na ina, agad-agad siya'y umalis at pumunta sa kanyang pinsang si Elizabeth. Kung inyong palalaliman pa ito, pag sa isang tao, kapag si Jesus ay nananahan sa iyo, sa atin, no? Lagi niyang dadalhin tayo ng Diyos sa paglilingkod. Kapag nananahan sa ating puso ang Espiritu ng Panginoon, lagi tayong dadalhin niyan sa isang misyon, sa isang paglilingkod, no? Sa dahil hindi mo makukontain, hindi mo mapipigil ang iyong sarili, no? Kapag taglay-taglay mo si Jesus sa iyong buhay, lagi kang dadalhin yan. Lagi kang dadalhin ni Jesus sa isang paglilingkod, pagmamalasakit sa kapwa. Ganyan ang nangyari sa mahal na ina. Taglay-taglay niya sa kanyang sinapupunan si Jesus at dumalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth at pinaglingkuran niya yon. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, kapag ka ramdam mo sa iyong buhay na ikay tama din. Sa Batangas ay parang kapuyin. Ano? Yung para bang wala ka ng desire para maglingkod, para magmisyon. Para bang ikay laging hinanghina. Yung para bang nawawalan ka na ng pag-asa. Marahil si Jesus ay hindi nananahan sa iyo. At iyong pagnilaya ng iyong sarili, bakit kagayan? Baka malayo ka sa Diyos. No? Dahil pagtaglay mo ang Espiritu ng Panginoon sa ibutura ng iyong puso, yung pagmamahal, talagang lagi yang mag-uumapaw. Lagi yang lalabas sa iyo. No? At hindi mo mapipigil yan. Kaya pag ang iyong sarili nga inakikita mo ngayong panahong ito, parang ginawawalan ng gana, nang hihina ka, mangumpisal ka. Magbalik loob ka sa Diyos. Magsisi ka, baka may mga kasalanan kang naitatago sa iyong kaluluwa, kaya si Jesus ay hindi makapasok sa iyo. Tandaan natin na ang kasalanan, no? Pag tayo'y nakagawa ng kasalanan, tayo mismo'y nagkukusang lumayo sa Diyos. Dahil ang paggawa ng kasalanan, una, yan ay ginusto mo. Pinag-isipan mo yan, no? Kaya yan nagiging mabigat. Yan ang mortal sin, no? Kaya ang mga minamahal na mga kapatid, inyong pagnilayan yan, na kapag ramdam mo sa iyong sarili ngayon, pagod ka, pero alam mo namang wala ka namang pinaggagawa, baka ang kaluluwa mo'y hirap na hirap dahil mabigat, punong-puno na ng dapat ay kailangan mo nang mailabas, mairelease. Yan ay ang kasalanan. Kaya ang panahon ng Adbyento, panahon ito ng pagabalik loob, pagsisisi. Kaya tayo lagi, pag Sabado, tayo may pakumpisalan dito para tayo muling makapagbalik loob
sa ating Panginoong Diyos. Ang pagdalo ni Maria ay matatawag nating isang banal na paglalakbay dahil daladala niya sa Jesus. Makikita dito ang pagkapasya ni Maria na ibahagi ang natanggap niyang biyaya, ang pagiging ina ng mananakop. Ninais niyang maipaabot sa iba ang mabuting balitang ito. Ganito rin ang diwa ng isinasagawa ng simbahan, ang synodality, na ang unang bahagi ay katatapos lamang may sagawa. Sinasabing ang layunin ng synodality, o ito'y isang, pag sinabi pong synodality, ito'y sama-samang paglalakbay natin bilang isang simbahan. Ay upang magsama-sama sa paglalakbay na isang paraan ng pagkasabuhay ng pananampalataya. Dito'y inaasahan ang pakikinig sa bawat isa para matagpuan ang magandang paraan sa pagharap sa mga bagay na dinadanas ng simbahan. Sa prosesong ito, ang mga mananampalataya ay maaaring magbahagi ng kanilang karanasan at kaisipan na bunga ng liwanag ng Espiritu Santo. Nagbibigay ito ng karagdagang espasyo para sa mga taong may malasakit sa simbahan. Hindi magwawagi ang prosesong ito kung aalisin dito ang elemento ng pananalangin. Huwag aasang magbubunga ito ng mabuti kung hindi ito manggagaling sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Ang pananalangin ang nagbibigay daan para matanggap natin ang liwanag na nanggagaling sa Espiritu Santo. Ang pagdalaw ni Maria kay Isabel ay hindi basta nangyari. Bunga ito ng pananalangin ni Maria. Laging taglay ni Maria ang Espiritu Santo dahil sa kanyang kinasanayang pakipag-ugnay at pagtawag sa Diyos. Dahil daladala niya palagi ang Panginoon, hindi dapat pagtakhan na sa pagdating niya sa kanyang pinsan, agad na puspos si Isabel ng Espiritu Santo dahil na rin sa maalab na pananalangin ni Maria. Laging handa ang kanyang kalooban na makiisa sa anumang ipinatutupad ng Diyos sa kanya. Bilang mananampalataya na kumikilala sa papel ng mahal na birhen sa kasaysayan ng kaligtasan, makikita natin na tayo ay may mahalagang ginagampanan sa buhay ng simbahan. Sa sinasagawang synodality, malaki ang papel dito ng ating pananalangin. Pwede nating sabihin na ang magiging tagumpay nito ay bunga ng pananalangin ng mga mananampalataya ng buong buo, ang pagtitiwala sa galaw ng Espiritu Santo sa buhay ng simbahan. Binanggit natin sa simula na malayo ang nilakbay ni Maria sa pagdalaw kay Isabel. Mahaba-haba rin ang panahon na ginugugol ng simbahan sa prosesong ito. Kaya inaasahan tayo na huwag magsasawa sa pananalangin para ang maging bunga ng proseso ay aayon sa kalooban ng Diyos at hindi sa kalooban ninuman. Tatayo po tayo. Brothers and sisters, God brings us joy and hope in this journey. Let us pray to the merciful Father so that He will fill us with blessings. Let us all say, Lord, hear us. Lord, hear us. So that the faith of the Catholic Church may be strengthened by God, especially during this period of preparation for the coming Messiah, let us pray. Lord, hear us. So that the joy and hope that the Messiah brings may reign in all corners of the world, let us pray. Lord, hear us.
so that faith and hope in the Lord can serve as strength for people who are burdened with hardships and sufferings. Let us pray. Lord, hear us. So that the Virgin Mary's faith in God may be imitated by all the clans in our parish and community. Let us pray. Lord, hear us. Let us pray for our own intentions. We hope, O God and Father of eternal power, that you will grant your pleasure and blessing to our people through Jesus Christ our Lord. Amen. Please be seated. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. Please all stand. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May the sacrifice of our worship, Lord, we pray, be offered to your unceasingly, to complete what was begun in sacred mystery and powerfully accomplish for us your saving work through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming, and proclaimed His presence when He came. It is by His gift that already we rejoice at the mystery of His nativity, so that He may find us watchful in prayer and exultant in His praise. And so, with the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Gilbert, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them to the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours forever and ever. All stand. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, "Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive
those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Collection, which will be done, is for the continuing development of the parish and national shrine of Saint Father Pio. Thank you for your offering. Sa pagparito mo, Jesus,
dala ay katubusan. Nakahanda kami ngayon upang ikaw ay tanggapin. Jesus, inintay ka namin makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Please all stand. Let us pray. May these mysteries, O Lord, in which we have participated, profit us, we pray. As we walk amid passing things, you teach us by them to love the things of heaven and hold fast to what endures, through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio. All together, Padre Pio, Holy Monk from Pietralcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede, bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the most holy, to instruct us in the gospel that we may reflect and believe. Our requests are before thee. Our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus the Mediator. Amen. Please be seated for some announcements. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at isang maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po tayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa ikaapat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi sa ikalima ng hapon. Kayo po lahat ay inaanyayahang mag-alay ng mga dry goods tulad ng bigas, delata, noodles at iba pa ating ipamamahagi sa mga nangailangan nating kaparokya at mga kababayan taga Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ika-apat, sa darating pong Sabado ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng ngis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ang ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa inaalay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pupuri sa may kapat ng buong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.